Testimo di suo sacramento della risposta, se il cuore del Cristo tribune. Vediamo se il nostro cuore è stato distrutto, sacro mistero del grado. Ora vincemos, qui in gruppo, con i suoi che risolviamo. I veri si prendono in secolo al secondo mondo. The divine presence. Present be God. Present be His Holy Name. Present be His Christ, O God, and Holy Name. Present in the name of Jesus. Present be His most sacred name. Present be His most precious name. Present be Jesus in the most holy sacrament of God. Present in the Holy Spirit of my heart. Present in the Holy Mother of my name, my soul. Present in your holy immaculate conception. Present in your glorious assumption. Present in the name of Mary, worthy of my life. Present be St. Joseph of the Monastery's Father. Present be God in St. Joseph and his saints. The sacrament of the Spirit. Yeah.
Santo. Amen. Nei nomi, nomi. Grazie, amici. Fai il nuovo Santo, secondo il cavallo, secondo la donna, dai al cavallo di piccolo, ma a prossimare la mentalità, la mia famiglia, la parola che mi ricordo, mi sa di sé, trovo un po' più, ma ancora la parola che mi ricordo, la nostra un altro poeta, la nostra amica materiale, soprattutto in anni di dopo, da trovare in appassionato in Prenami, che Prenami insomma trovare siamo in una buona parte, sa trovare in una città, in una buona parte, 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 in una may pamilihan tayo para at sa alamay.
salimos de aquí para pasar en el amor a tu papaluan en las dudas. Nadie para las colosas de la cama con un hombre. Y que la mona de la mamá de la mitad se va a ir en el mundo. Al final se ve humano. Poco de hoy. Su mamá va a ir a ser un hijo. Y un padre se ha dicho. Y la pensó. Va a ir. Sabe de todo. Mga Diyos na hindi nakakakita ni nakakarinig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi niyo sinaramdan. Kaya, sinadalata ang kamay na iyon at sinasulat sa hindi na inyong palayo. Ito ang sulat. Mene, mene, teke, parsi. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibigyan ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawo sa akin ito ng Diyos. Tehiyan, ikaw ay inibang at nakatunayan ng kukulang. Parsi, ang kaharian ko ay mahahati at ibibigay sa Nina at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat. Ng sino man sa inyong mga
kabubuhatan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hidla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatanungin niyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Hindi ko alam kung ito binasa at ipinahayag ko sa inyo ay tunay na isang mabuting balita. Narinig ninyo ang sinabi ko, ito ang mabuting balita ng Panginoon at sumagot kayo. Mabuhay sa iyo, Panginoon. Subalit ito nga ba ay mabuting balita kung ang nasaan sa aking pinahayag ay darating ngayon kung nilinisi, ipagbibilang ko, iaharap sa mga hangin at mga gobernador. Kayo ay pagkatanulo ng inyong mga magulang, ipapamatay. Ito ba ay isang mabuting balita para nalalaman namin simsini bilang mga nananatataya sa ating Panginoon? Mga pinapagong kaibigan, sa pagkakataon ito ay meron akong tatlong bagay na dapat ninyong tandaan sa kabila ng ating ebanghelyong ipinahayag sa inyo. Ito ay nagmumula, ang tatlong ito ay nagmumula lahat sa letter H. Ano diba sabi X? H. No. Ano ang una? Ang unang H ay at tatandaan ninyo, ang unang H ay happiness. Sa kabila ng anumang dumarating sa atin na mga lugar, mga suliranin, mga pag-uusig, kayo-kayo ay mga pag-uusig, at maraming-maraming problema, lagi yung tatandaan ng unang H, happiness. Bakit? Dahil kung maraming dumarating ng mga problema o suliranin sa ating buhay, na nagamit sa atin ng paghihirap natin sa ating buhay, lagi yung tatandaan na marami rin kaligayahan tumalag sa ating buhay, subalit hindi natin na napapansin. Bakit? Dahil nakatukol ang ating sarili sa mga paghihirap na dumalagin sa atin, sa mga problema at pag-usig na dumalagin sa atin. Kung kaya hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay na celebrate sa ating buhay. Halimbawa, ngayon, birthday ni Father Jesse. Pero ang iniisip natin, ay yung maraming problema na dumarating sa atin. Kung kaya mapapako tayo sa mga problema ngayon, sa mga bagay-bagay na nalitigin kapag ang problema ngayon ay magamit sa iyo ng takot, naku, mapaparalyasa tayo. Mapaparalyasa tayo. Imbis na gumawa tayo dahil sa ating takot, hindi na tayo makakagawa ng maraming kabutihan pa. Kung kaya, nangangahulugan lamang na ang aking ebanghelyong inihayag sa inyo ay tunay na mabuting balita at hindi masamang balita. Bakit? Lagi din itatandaan ang letter H, maraming dalilan upang maging maligaya, upang masiyahan sa ating buhay. Happiness. Ang ikalawang H na dapat ninyong tandaan ay hope. Pag-asa. Pag-asa. At dito, sa dami-dami ng mga suliranin sa loob at labas ng ating sarili, sasabihin niyo, wala na yata pag-asa. Kahit na ang ating bayan, meron pa bang pag-asa? Subali, ang aasahan natin ay hindi ang mga kung sino-sino, kundi ang dapat natin asahan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ano ang sabi dito? Huwag kayo mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa iyong sarili.
magpatatakot, magmamabalisa, o magwawala ng pag-asa sa anumang bagay na dumarating sa atin. Bakit? Dahil ang tanging inaasahan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo na magtatanggol sa atin sa oras ng ating pamamahinaan. Dumarating ang mga bagay-bagay na yan na halimbawa, mga persecution, dumarating yan. Actually, kahapon nga ay isang santo si Saint Andrew Dunlap and Companions. Ginagawa. Ito ay kasama niya siya isang sa 117 na inusik at pinatay. Katulad din ng nangyayari ngayon sa kapanahunan natin, yung mga Kristiyano na sa Syria ay pinapatay. Subalit sabi nga ng Ebanghelyo kahapon din ay subalit pinakakilala ng mangyari ito. Ito ay pahayag na ng Panginoon, kinakailangan mangyari ito. Subalit, hindi tayo papabayaan sapagkat tayo ay umaasa sa Diyos. Umaasa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang isang tao, talagang po ninyong isang kaawa-awa ang nilala. Kung ang tao ito ay wala na pag-asa, kaya nga po maraming nagpapakatay. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa suliranin, hindi sa dami ng problema na dumarating sa kanya. Maraming nagpapamatay ng tao dahil wala ng pag-asa. Absent ang pag-asa sa tao niyo. Ikatlong age na dapat natin tandaan. Ano yung una? Kalawa at ang ikatlo ay hell. Tulog. Na kung tayo umaasa sa Diyos, ang tulog ng Diyos ay darating sa atin. Kaya masabi dito, kapagpapan kayo ng lahat tayo sa atin, ngunit hindi mawawala isa ng hibla, isang hibla ng inyong buho. Anong ibig sabihin nito? Na tayo hindi siya na pababayaan ng Diyos. Lagi mayroong tulong ang Diyos. Kung kaya naman, sa tuwing mayroong nangangailangan, ito ang daming katandaan, sa tuwing mayroong nangangailangan, huwag tayong magbigay o huwag tayong magatuhiling magbigay ng tulong. O kaya ng hawa, o kaya ng awa, bakit? Sapagkat sa mga ganitong pamamaraan, ginagamit tayo ng Diyos upang ipaabot ang tulong ng Diyos sa taong nangangailangan. Ginagamit tayo ng instrumento. Ngayon, kung tayo ay nagkaib, eh talagang hindi makakarating ang tulong ng Diyos. Bakit? Dahil sinaraduhan mo ang pagkakataon na ikaw ay ang instrumento ng Diyos upang magpaabot at tulong sa kanyang nangangailangan. Lagi mayroong tulong ang Diyos. Kaya nga mga minaman na tumitigil sa pag-iipon po ninyo ito at sa diwa at liwanag ng ating Ebanghelyo, baguhin po natin ang tatlong page na ito. Ang una ay happiness. Laging maging maligaya sapagkat marami bagay-bagay na maaaring pag-iwa na magkakabit sa atin ng kaligayahan o ng kasiyahan. At ang kalawa, lagi ang kagandahan ng sunod na age, ang hope. Lagi may pag-asa. Lagi naandaan tayo nakatukon sa Diyos sapagkat tayo ay hindi niya bibigil. At ang tatlong age na dapat natin baguhin ay ang health na lagi tumutulong ang
at sa isang banda, tayo ginagamit ng Diyos na ng kanyang biyaya upang tulungan ang ating kapwa na nangangailangan. Amen. Sa Diyos ang naibig at ang sangkatauhan, ipinagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya nang may pananalig at umasa sa Kanyang pagtatanggol. Sa bawat panalangin ang ating itutuloy, Panginoon, mananiginawa kami sa iyong pagdalina. Panginoon, mananiginawa kami sa iyong pagdalina. Ang simbahan na huwag tumingin sa pinabukasan na may kapayapaan at katasan, manalangin tayo sa Panginoon. Ang aming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig.
sa kanyang mga. Amen. Tumayo ang Panginoon. At sa Panginoon. At sa Diyos, sa inyong puso at iyo. Kami nagpapasalamat ng Panginoon para sa mga